Nagbabalik tayo. So ito yung pangalawang printer. Ang problema nito, sabi dito sensor problem, paper jam. So iti-check natin kung tama ba talaga yung problema. Power on natin. Natin nagre-red blink error. So itong dalawang ano niya, lights niya. So titingnan natin kung ano ba yung problema niya. Power off natin. Bago natin i-ano, titingnan natin doon sa properties niya kung ano yung error na lalabas doon. Papower on natin ulit para makita natin sa computer. So yan, nakaano siya. Center natin din yan. Yung printer niya, eto. Itong copy 2. So, yung nag-initialize pa siya. So, open front cover and we need some paper. Close the cover, press stop button on the print, on the product. So, ibig sabihin na may issue yung sensor nito sa lever sensor or dun sa lower ano, roller. Lower na roller niya. So, i-check natin. Power off. Remove the button. Check muna natin sa likod. Anyway, itong printer, wala na itong ito. Walang screw, natanggal kasi parang tinignan na nila to, kaya hindi na siguro nabalik yung screw doon sa waste pad niya. Of course, titingnan din natin kung yung ano doon, ito may spring to, then remove natin to. So far ito okay siya, oh. Kasi nag-counter error to. Dapat ano, so hindi siya prevailing. Hindi naman siya nagka-counter. So ito, walang problema to. Balik natin. So, ang next nito is yung doon sa lever sensor niya. It's either na bali or siya properly installed. Balik lang muna natin. Yun. Bubuksan natin yung printer. Screw dito. Ito sa gilid.
ilalim, may dalawang screw to, yung white. Tanggalin din natin para makakamang natin yung pinakamain cover. Tanggalin din natin. So, natanggal tayo ng mga screw, anim na screw. So, i-detach natin siya. So ang titignan natin itong lever sensor niya. Kasi yung pinaka ano, kaya nagkaka problema siya. Ito. Ito yung ano niya, lever sensor niya. So upon checking, okay naman. Dahan-dahan na pag nagkalas tayo dito itong spring niya kasi baka tumalsik. Importante ito, mahirap hanapin ito pagka nagka-detach. So ito yung spring niya, save natin. Oh, tanggalin muna natin itong ano niya. Kulila. Nice po yan dito. Isang screw. Then pwede natin tanggalin yan. So ito yung pinaka-sensor niya. May hook dito. Ikalasang natin. So natanggal na natin. So ito yung iti-check natin. So far wala naman siyang ano. Bali. Okay naman siya. So linisan natin yung pinaka-contact niya. Tweezer. Kasi dito ay pumapalo yung ano, yung sensor niya. Then yung disc niya.
checks. Titingnan natin. Sensor niya, yung parang plastic. Power on natin siya.
initialize pa itong yellow. Makikita natin yung dilaw. So pasensya nga pala, medyo natagalan yung upload natin kasi process ngayon ng mga business permit. Medyo mahirap mag-process. Kaya medyo hindi tayo nakapag-upload ng mga bagong videos. So ngayon lang. So ayan po, nakikita natin naka-standby na yung light. Kanina kasi nag-pre-blink siya. So check natin una yung lower na roller niya, pick up roller niya, okay naman, wala namang problema. So next na tinignan natin is yung lever sensor and then yung encoder disc dito sa ilalim. Itong makikita yung white na plastic, yan yung sensor disc niya. So yan lang yung sa tatlo yung tinitignan natin pagka vapor jump. Or minsan yung encoder strip, pwede rin yun. Pero iba ang status yun pagka nagka-problema yung encoder strip natin. Or itong build niya or yung motor niya. So ngayon, since naka-standby mode na siya, isasaksak na natin siya. Yung USB niya, then mag-try tayo mag-print ng document. Press natin to resume. Tingnan natin. Okay. Oh my god. May problema. Yung kulay niya. Siguro sa tagal na tambak. Tingnan din natin yung ano kasi parang may tumutunog. So ito yung point out niya. So maliban sa sensor, ito may ano. So magme-maintenance tayo. So yung print out niya, ito yung print out niya, walang lumalabas ng color. Yung black medyo putol, so may problema yun. So either i-try natin muna through window, heat cleaning dito sa properties niya, communication error daw ang sabi dito. Parang mali yata itong tingnan natin. Tayo sa properties, maintenance tayo. So clean tayo. So first problem nito, yung paper jump, nagre-red blink error siya. So natapos na natin i-fix. So ito na namang
print out niya ang problema. So siguro sa siguro natambay ito nung matagal kaya ito nag-plug yung head. Hintayin lang natin yung process. So I hope na dito pa lang ma-resolve natin yung problema. Kasi kung hindi, mag-ano talaga tayo, manual declogging tayo gamit yung solution. Sana huwag ganun kasi medyo matagal yun. Then mas ano siya, risky yun kung mag-declog tayo. So ito naman, disclaimer lang po, hindi po tayo connected sa Epson, ano. So sa mga ito, ito katulad ng mga printer na to, mga original ang gamit nila na ink. So walang problema. Yung mga sa pang business na, yung iba kasi gumagamit ng pigment, ito, may isa pa yung, nakalimutan ko yung isang ink na yun, sublimation. Yung mga ink na yun, automatic yun, kahit bagong printer mo, buwid yung warranty. Then, kailangan maingat ka, maingat yung may-ari, yung user. Proper maintenance kasi yung chemical compound yun, diba? Madaling mag-dry yun. So, kadalasan, pag hindi proper maintenance, nasisira yung head. Yung head nito is, so ganitong model, L120, nasa 2.5. Then, depende pa kung pagka nag-order ka online, hindi ka ma-scam. Ma-scam na tayo. Nag-order tayo ng head, yung binigay, sira. So, fortunately, hindi nasa uli. So, nasunog yung, nasayang yung pera. So, ingat lang. Proper maintenance. Pagka proper maintenance, especially ito, dahil ito original, consumable. So, wala kang magiging problema. So yan, natapos na tayo. Mag-disprint tayo ngayon. Hindi natin na print out. So konti na lang. Makikita nyo yung black buo na. Konti na lang yung kulang. Yung kulang niya may putol konti. So nozzle check tayo. Balik tayo sa properties. Then nozzle check tayo. Makita natin to. Print nozzle pattern. Print. Magenta at saka yung yellow, okay naman. Yung cyan, yung may problema at saka yung black, may total konti. So, mag-maintenance tayo ulit. So, pagkatapos, may lalabas na clean. Clean tayo. And start. So, currently, nag-ana tayo. Through Windows lang sa properties niya. Pag wala pa rin, manual declog tayo. So sana hindi tayo abot doon.
So natapos na. Try natin mag-print. Nozzle check. Nozzle pattern tayo. Sayan at saka ano, yung black konti. So huwag na tayo muli. Balik natin dun sa ano. So standby na yung lights niya. Confirm tayo. Masyado siya. May portion na back natin ito na ano. Another scratch. References. Starter die. Masyado hindi halata yung ano, may kunting ano lang lines sa side. Yung black naman pag normal okay siya, pero hindi pa rin ano, hindi masyadong clear. So magamit tayo ng resitter. So pinili natin strong. Tingnan natin bago tayo mag-declog. So tapos na mag strong cleaning through resitter. Print tayo ulit. This page.
yung mag-print ng magandang papel. Print tayo ng full color. So yung dating case niya na ano, nagre-red blink siya, lumalabas pa red. Power on. Yung printout niya, pangit black niya, so okay lang naman yung ano. So katulad ng may mga plug na putas sa head, then ang issue nito bumabalik yung error niya na nagre-reblank sa yung sensor na yung plastic doon sa board. So either ano, palitan natin yun.
yan. Malabas siya. Pero pang gamin natin, pag i-off natin, bigyan natin yung sa kanilang dulo, wala yung error niya. So dun mismo sa lever sensor, yung sa board, replace natin yun. So ito normal na. So normal na siya. Off natin. Naka-on na siya. Naka-off. Balik natin. So yun. Mabalik siya. Mag-replace tayo. Babaklasin natin yung board.
natin itong ano, inisan natin kasi parang corroded na siya. Ito lighter fluid pero alcohol to 100%. Alcohol. Mabilis maano siya. Mabilis mag-dry. Mag-evaporate. So ibalik na natin siya doon sa kanyang pwesto. Position.
natin. So ang nangyayari kanina pagka naka-standby off natin pagbalik, i-error na siya. So ang ginawa natin, linis muna natin yung board kasi parang may mga corroded na part. Possible cam. Ngayon titingnan natin kung same problem pa rin. Next step is mag-replace tayo ng parts. Itong dito sana. Itong sa may sensor niya. So yan, standby na siya. Off natin. Then on natin kung babalik ba yung problema niya. So yan, naka-off na siya. On natin. So himala. Yun na siya bumalik. So on natin ulit para makita natin talagang babalik siya. So second, two times na natin siyang turn on, bumalik na siya. So general error na siya. Off natin ulit. Check natin yung motor niya. Medyo hindi ano yung motor niya. Yan o. So since hindi normal yung ano, check natin.
Oy. Check natin. So ito, hindi masyadong mainit yung motor kanina kasi medyo mainit siya, pero ititest pa natin. Yung normal yung heat ng motor niya kanina. So, hindi pa. So, standby. Hindi siya masyadong mainit. Wala talagang almost, wala kang mag-feel. Power on. Power on. So, normal na siya. Kanina kasi paugod-ugod yung takbo ng ano. Yung heat pag nag-initialize siya. Ngayon, diretso na siya. Off natin ulit. Tignan natin kung babalik ba. So, ngayon natin. So, kung mag-initialize siya yung heat, kanina, yung diretso na siya. Na kung nakikita niyo. So, diretso na siya. Tapos, pag inunto yung motor niya, medyo ano siya, warm. Medyo mainit siya. Hindi siya normal. Power off ulit. Power on ulit. Kasi kanina parang pag medyo malamig pa yung motor sensor niya, okay pa. Pero pagka medyo mainit na siya, yun, lumalabas na mag-red blink na siya. So yan, off natin ulit. Let's see. So mag-try tayo ngayon. Power on. Mag-print tayo. Kung successful ba yung ni-replace natin. So, okay na. Saksak natin yung USB natin. Kanina medyo maingay sa printing yun. Titingnan natin ngayon kung maingay pa rin siya. See. So nawala na yung ingay niya kanina. Normal na siya. So kung nakarin maranas kayo ng mga ganitong problema, so yun yung papalitan natin. Yung ano kanina, lever ano sensor, walang problema pala yun. Ininis lang natin. So, ito talaga yung pinakasala rin. Ito. Kanina kasi pamaingay siya eh. Parang may problema, kala ko belt. So ito. Tapos pag kinapa. Ano siya? Ito yung replace natin. Pag maingay na yung pag nagpe-print.
ito yung pinalitan natin. So ngayon, kahit mag-turn tayo, hindi na siya maingay. Turn tayo ulit. Smooth na. So wala ka nang maririnig na ano, smooth na. Na parang, ano. So ang gagawin natin dito, magde-declog tayo. Kasi talagang hindi ka ano to katanggap-tanggap na meron siyang putol. Manual declog. So medyo mahaba yung video, nagpalit tayo ng parts ito. Then declog tayo ng head. So ang gagawin natin, magde-declog tayo. Kasi solve na ito yung unang problema. Kaso yung print out niya pangit pa rin. So tanggalin natin tong head. Make sure naka-off yung printer, naka-unplug lahat yung ano. Cable. Tatlong screw to. So tanggal natin yung head. So kung mag-declog tayo, kailangan hindi mo basa itong pinakaano niya. Saksakan mo rib flex niya. Yung flex, kailangan hindi basa. So gamit tayo ng itong solution. Start tayo sa block. Makikita ba ninyo? Ano natin, so ingatan tayo, kailangan hindi babasa itong pinakaanong school flex cable niya. Lock so may mga part, may part na barado siya.
sa kabila. Siya. Itong sayan yung problema natin din. Sa block. Okay, so parang tapos na tayo. Another tissue. Tabi na natin to. Natin. Let's see. So, ibig sabihin, hindi siya nag-turn off. Hindi nag-ground yung head natin. Maayos yung pagkaka-declog natin. Kasi usually, pagka grounded yung head, ang mangyayari dyan, mag-on lang saglit yan, tapos mag- turn off na. So ito wala siya. Continuous. So since bagong ano tayo, bagong declog, i-charge muna natin siya through resistor or pwede ring ano. Pwede ring i-maintenance natin siya pero para diretso na yung charge na tayo. Kasi yung head nito walang laman eh. Kasi
Inipad natin. So, wala pa. Tapos natin yung USB. So standby na siya. Normal yung head niya, wala akong problema. Try natin. Ano na? Dito sa kabila. Parang mga along to. Speeds tayo. Okay. Black. Pero sadyang may problema na yung head niya. Some cleaning na lang muna. Maintenance. Head cleaning. So yung black niya okay na. Print tayo ulit. Pero yung saya niya may gasgas na talaga yung head niya. Meron ng ano talaga to. Clog. So hindi na natin pwede ano. Yan, pwede pilit. So yung black niya okay na. Wala na tayong issue, konti na lang. So. Settings.
So sa high seating siya, okay. Wala tayong problema. Pero dun sa ano, standard meron. So okay na to. Seatings niya. Medyo na ano lang kasi na ano yung bottle.